Hello po, hello, hello mga lalabs. Kamusta po kayo? Ito po si ang inyong lingkod, Jin TV Vlog. Huwag pong kalimutan para po i-bell all na lang po ninyo para ma-notify nyo po ang aking mga videos at ang aking mga na-upload. Ito po, may naghahanap ng sabaw na menu, kung ano naman daw ang sabaw ni Jin TV Vlog. Jin TV Vlog, huwag pong kalimutan. Ito po yung aking sabaw ngayon. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yun, yung aking gagawin. At ang aking ingredients sa aking sabaw. Jaran! Ito po, ipa-fry po na muna natin. At nilagay ko na po ito ng mantika para uminit na po. Kailangan po konting mantika lang para hindi ganong mantika ang ating sabaw. So, i-fry ko po muna siya sa luya para po mawala yung lansa. Kailangan po yung isda natin, lagi natin i-fry sa luya para hindi po siya malansa. Kailangan po saglit lang natin ipa-fry kasi para po hindi siya maduro. Tapos na po akong mag-fry. So, kailangan po, panuti, ipalagay po natin ito sa fishnet po para hindi siya matinik ang ating sabaw. Pero ako po, konting hugas ko lang po kasi para mawala yung kanyang mantika. Ilagay ko po sa isang net itong luya. Itong luya po. Tsaka ito po. Yan. Tsaka ito. Ibigay ko po dito. Yan. Para po pag diniktik ng diniktik po natin, malasan-malasa po yung ating sabaw. Yan po. Thank you.
habang piniprepare ko po yung aking mga sangkap, nagpapakulo na po ako ng tubig para hindi na po masayang yung ating mga sibundos. Ayan po, at nakulo na po yung ating tubig. Ayan. Ilalagay ko na po ito. Ito po yung ating. Ilagay po natin dito sa takip ng ilagay po natin yung tali dito sa takip ng kaldero para hindi po siya mahulog. Yan. At ayan na po, pakuluan lang po natin ng 2 oras na mahina po ang apoy at lagyan lang po natin ng asin. Pag halimbawa po na nakaluna, pagkatapos po ng 2 oras, didikdikin po natin ng didikdikin yung ano, yung isda po para po yung ating sabaw ay malasa. Ayan lang po. At sa susunod pong muli, huwag pong kalimutan, Jin TV Vlog po. Bye-bye. Sa susunod na muli po ha. Maraming salamat po sa inyo.